E paano kung umabot ng 5 taon? Bumabad sa 30, mag-dip ng 25. Actually, hindi yan nag-i-start doon sa halvening. Mga nakaka 2 years na tayo, nag-i-start yan doon sa bear market. Ayun, 2022, di ba? Nag-start nung bumagsak, ipakyat. So, matatapos na ulit yung cycle. Cycle from bottom to top. So, most likely, 2024, 2025 will end this cycle based po dun sa history na ginagawa ng Bitcoin every time na meron siyang halvening. Ngayon pa lang, tanongin nyo na yung sarili nyo. Willing ba kayo mag-huddle at the minimum, at the very least, 1 year, 12 months? Kaya nyo bang hawakan yan? Kasi sila BlackRock, for sure, majority of their holdings, minimum siguro nito, isang dekada. Kaya sabi mo na tayo mga retailers, sakyan lang natin yung mga cycles na yan. Minimum is 1 year. Kaya mo ba mag-huddle? Give or take. If bumaba sa 30, can you hold? What are you going to do pag bumaba dyan? Or dito ka ba sa camp ng mga malilikot ang kamay na less than 6 months lang kung humawak ng Bitcoin? Nothing wrong kung nasan kang camp eh, for me. Importante is ma-identify mo yun. Kasi once ma-identify mo yun, masasakyan mo ng tama. Magiging profitable ka. Ang mahirap, ay pipilitin mo yung sarili mo na mag-huddle ng 1 year, eh hindi mo naman pala ikaw yun. Hindi mo naman pala kaya yun. Minimum yun ay yung 1 year. Eh paano kung umabot ng 5 taon? Bumabad sa 30, mag-dip ng 25, mag-double bottom ng 15. Umabot ng 5 taon. Let's say, ganun. Kaya mo ba? Kasi pag hindi mo kaya, most likely, ikaw yung mas-shake out. Right? Follow for more, Tito Moves!